Hello po ma'am, Christine Laybag. So ito po yung free base ng ating sewing machine po ma'am. Okay, so unang-unang ituturo ko po sa iyo ma'am is yung transformer natin ma'am. Doon po natin isasaksak yung ating sewing machine. So ito po siya ma'am, ayan. Huwag na huwag po natin gagawin, iririkta po siya kasi bawal po yun ma'am. Okay, so ito po yung ating sewing machine po ma'am. Yung paglalagay po natin ng sinulid po ma'am, ito po siya ma'am. Makikita nyo po, ito po yung ating sinulid. Ayan po siya, ilalagay natin dyan. Then, meron po tayong arong susundan po ma'am. Ayan po, step 1, dito papunta po siya. So, ito po siya ma'am, yung step 1 natin. Ayan, ayan po siya ma'am. Dalawa po yan, yung bakal at saka yung plastic. Kailangan po pumasok sila sa ditong dalawa. Then, didiretso po natin dito yan ma'am. At ang pinaka-importante po dyan ma'am is yung pag maglalagay po tayo ng sinulid, kailangan nakataas po itong pressure foot natin ma'am. Ayan. Okay, so pataas na po siya ma'am. Then ilalagay natin siyang ganyan. At ireretso natin sa may needle. Ayan. So kung mayroon po kayong katanungan ma'am, mayroon po tayong Facebook page, Mato Sewing Machine Vlog. So doon niyo po ako pwede i-PM para maturuan ko kayo maglagay ng sinulid. At kung mayroon po kayong mga concern paano siya gamitin, so yun po siya ma'am. Okay, ang pagpasok naman po dyan ma'am, diretso papunta po sa likod yung paglalagay natin sa butas ng karayon. So ganito po siya ma'am Christine, ito po siya ma'am. Ayan, okay, so diretso po natin yan, itutusok natin palabas po sa likod ma'am. Ayan po siya, okay. Pag naipasok natin doon ma'am sa likod ma'am, kukunin natin siya sa likod, okay. So ayan po siya ma'am, ayan po yung sinulid natin sa likod, ayan. Ayan. So pag nakuha natin yan, siyempre ang isusunod natin yung sa buffing. Okay, sa buffing naman po ma'am, ganito lang po siya ma'am, itataas nyo to. Tapos ito pong ano natin, buffing natin, doon po tayo magre-refill ng sinulid dito. Ilalagay po natin dyan yan at itutulak natin dito. Itatali natin yung sinulid muna, then pipindutin natin yan para makapagpundo po tayo ng sinulid po ma'am. Okay, so ito po siya ma'am, ayan, ilalagay natin dito yan ma'am sa ilalim. And para po makita nyo po kung paano po siya ma'am, ayan, ganyan lang po siya ma'am kadaling gamitin. Basta pag may mga concern po kayo ma'am, mag-message po kayo sa akin. Ayan din, meron pong maliit na hiwa po doon, papunta daw sa kaliwa yung tamang paglalagay. Ayan, okay, ngayon na ilagay po natin siya ma'am. Then, isusunod naman po natin dyan is ikutin natin itong hand wheel. Ito po yung hand wheel natin. Tapos, babaon po yung karayom natin. So, ayan po siya, ma'am. Pag bumaon po siya, ma'am, hilay natin yung sinulid natin na nanggaling sa karayom. Ayan po siya, ma'am. So, ayan po silang dalawa nagsama. Ayan, kikita nyo po sila, ma'am. Dalawang sinulid po yan. Ayan. Dalawa po yan, ma'am, ha. Ayan. Ito po siya. Ayan. Pagkatapos natin yan, ano, mailagay, so kukunin natin silang dalawa. So, yan. Papasok natin sila sa likod. At ito po yung tamang proper ng sinulid. Yung sinulid natin, naka-slanting po siya, ma'am. Then, isasarado natin yan, ma'am. At tayo na po ay magte-testing kung ano po yung gusto nating design sa ating sewing machine. So, ayan po siya, ma'am. Ayan. Okay. Then, pipili na lang po kayo, ma'am, ng gusto nyong design dito sa ating sewing machine. Ayan. Pwede pong diretso, pwede pong embroidery, kahit ano po dyan ma'am, pwedeng-pwede nyo po siya gamitin. So, nasa straight line, dipipindutin natin ito. Ayan. Tapos, yung speed control, pwede nyo po siya bagalan. Ayan. Then, sa zigzag naman po, ito po siya, pipindutin nyo lang po siya, dadalhin nyo po doon. Ayan. So, ayan po siya ma'am. Okay. Then pagkatapos naman po yan ma'am, kung kayo naman po ay kukuha ng pang-edging, so ito po siya. Basta ito, ilaw ito, kung ano pong araw nakatapat, yun po yung lalabas na design po ng ating sewing machine. So, okay po ma'am, pa-subscribe po tayo ma'am sa ating YouTube sa Mato Sewing Machine. Facebook natin, Mato Sewing Machine Vlog. At meron din po tayong ibang sa TikTok din po ma'am. Meron po tayo dyan ma'am, okay? So, ayan po siya. Ayan. Then, yung heart. Ayan po siya, ma'am. Ayan. Lahat po yan, ma'am. Gumagana po siya, ma'am. Wala pong issue at wala pong problema yung ating sewing machine. So, tatandaan nyo na lang po yung mga pinaliwanan ko po dito, ma'am. Okay. So, ayan po siya, ma'am.
Ayan, napakasolid po ng ating sewing machine. So, ayan po ma'am Christine, yung mga borda embroidery na pinapagawa natin sa ating sewing machine. Ayan po siya. Grabe, oh, ang ganda talaga niya ma'am. Hindi ko na po yan tatanggalin ma'am para meron po kayong susundan. Ito po yung mga option natin. Dito tayo sa butterfly na 36. Ayan. Okay po ma'am, basta pag may mga katanungan po kayo ma'am, huwag po kayo mahihiya mag-message sa ating Facebook, Mato Sewing Machine Vlog. Okay? So ayan po lahat yung ating. Ito na po yung mga pa-freebies natin ma'am, Christine. Ang ganda po niyan. Then dito naman po tayo sa pang-piping. Ayan. Ang piping po niya, number 14. Tapos pang-aging, 09, street line, 02 at saka 01. So ayan. Tatandaan nyo po, ito po yung spacing. Once na pinailaw nyo po yan, spacing po yan. Ito naman yung lapad. Halimbawa, nasa street line po tayo ma'am. Then wala pong ilaw ito. So ibig sabihin, normal yung takbo ng ating street line. Hindi po siya masinsin at hindi rin po siya malalayo. Katulad sa zigzag, ito po yung zigzag natin, 06. Ayan. Ayan. So normal po yung gagawin niyang mga design. Pag hindi po nakailaw yung zigzag at saka yung street line. Ayan, napakaganda po ito, Ma'am Christine. So if ever po na mayroon po kayong katanungan, huwag na huwag po kayong mahihiya mag-message sa amin. So ito na po ma'am yung pa-previs natin dyan ma'am. At saka yung transformer at saka itong ano natin. So maraming salamat po ma'am. God bless and more power po ma'am.